Leia's point of view. Tuluyan akong napahikbi nang marinig ang sunod-sunod na pag-iyak nila habang kinukuha sila sa loob ng aking sinapupunan. Dapat ay maging masaya ako dahil makikita ko na rin sila. Mayayakap at mahahagkan pagkatapos ko silang dalhin ng 9 na buwan. Ngunit kabaliktaran ito sa aking nararamdaman ngayon dahil alam kong hindi rin sila magtatagal sa akin. I'm a surrogate mother. Kahit sa akin sila nanggaling, hindi ko sila pwedeng angkinin. Malaking halaga ang naging kapalit ng pagpayag ko dahil na rin kinailangan ko ng pera upang isalba sa kahirapan ang aking buong pamilya. Kumapit ako sa patalim dahil gusto ko silang mabigyan ng magandang buhay. Kahit alam ko sa maling paraan ko ito kukunin. Galing kami sa probinsya at nagbabaka sakali na gumanda ang buhay dito sa syudad kasama ng buo naming pamilya. Ngunit taliwas ito sa naranasan namin nang tumira kami dito. Imbis na kaginhawaan ay sunod-sunod na kamalasan ang dinanas namin. Nasunog at nagsara ang kumpanya na pinagtatrabahoan ni Itay. Naputulan pa siya ng 2 paa matapos niyang iligtas ang kapwa niya trabahador na natrap sa sunog. At ang nakuha nilang pera sa kumpanya ay ginawang puhunan ni Inay sa palengke. Ngunit dahil na rin sa mahal ng bilihin at walang alam si Inay sa pagpapatakbo ng negosyo, hindi umikot ang puhunan namin. At tuluyang nalugi at nagsara ang aming pinagkukunan ng panggastos sa araw-araw. Tumigil kaming 4 na magkakapatid sa pag-aaral. Tinulungan ko si Inay na maghanap buhay at ang ibang kapatid ko naman ang nag-aalaga sa 2 pang maliit kong kapatid. Sila na rin ang nag-aasikaso sa gawaing bahay at kay Itay. Mahirap dahil wala kaming ibang kakilala at mahingian ng tulong dito sa syudad. Hanggang sa humantong na kami sa isang beses na lamang kumain sa isang araw. Napaalis din kami sa aming inuupahan dahil hindi na kami makabayad ng renta. At nagkabaon-baon kami sa utang. Hindi kaya ng paglalako namin ni Inay ng paninda ang gastusin naming lahat. Dahil malaki kaming pamilya at sa panggatas pa lamang ng maliliit kong mga kapatid, kulang pa ang kita namin sa buong araw. Dito sa syudad, lahat ng bagay ay kailangang bilhin. Hindi katulad sa probinsya na kung may lupa ka at masipag kang magtanim ng kahit ano, pwede kang may panlaman sa kumakalam na tiyan. Hanggang sa nakilala ko si Dr. Shane, mabait at napakaganda. Naging customer siya ni Inay sa kakanin at siya ang naging susi para makaalis kami sa kahirapan na pinagdaraanan namin noon. Inalok niya ako ng malaking halaga para sa kaibigan niyang naghahanap ng Pinay surrogate. Walang pagdadalawang isip akong pumayag dahil naawa na ako sa aking mga magulang at mga kapatid. Kapalit ng 5 milyon ay pumayag akong maging surrogate mother. Tama na, huwag ka nang umiyak. Isipin mo na lamang, pinahiram lang sila ng Diyos sa'yo. Makaka-move on ka din, Leia. Pang-aalo ni Doc Shane dahil sa walang tigil na pag-iyak ko habang kalong-kalong ko ang 2 sa triplets. Kailangan ko kasi silang i-breastfeed dahil mahalaga daw yun sa babies ko. Pinunasan ko ang aking luha. Doc, hindi ko ata kayang ipamigay sila. Hindi ko kaya, Doc. Humihikbing sabi ko sa kanya. Hindi pwede, Leia. Nakuha mo na ang 5 milyon na bayad sa'yo ni Mr. Santillan. Hindi ka na pwedeng umatras pa. Paliwanag niya sa akin. Lalo akong napahagulgol dahil alam kong ilang oras lamang ay darating na dito ang mga taong kukuha sa mga anak ko. Napamahal na ako sa kanila habang nasa sinapupunan ko pa lamang sila, kaya sobrang sakit sa akin na ipamigay ko sila sa mayamang tatay nila.
Ngunit yun naman talaga ang nakalagay sa pinirmahan kong kontrata. Mugto ang mga matang pinagmasdan ko ang tatlong kambal habang nakahiga sila sa crib. Inaantay na lamang namin ang pagdating ni Sir Roy, ang sekretary ni Mr. Santillan. Kahit isang beses ay hindi ko pa nakikita ang lalaking magiging ama ng mga anak ko. Tanging ang sekretary lang kasi niya ang kumakausap sa akin. Si Doc Shay naman ang nagsasabi sa kanya kung ano pa ang mga pangangailangan ko habang nagbubuntis. Abala daw kasi si Mr. Santillan sa negosyo nito sa ibang bansa. Ilang oras ang nakaraan ay bumukas ang pinto at bumungad sa amin si Sir Roy. May kasama siyang tatlong babae na pare-pareho ang kasuotan. Hi, kumusta na? Kukunin na namin ang triplets. Nakangiting sabi niya sa akin at sumilip sa crib ng mga anak ko. Pwede bang sa isang linggo niyo na sila kunin? Nangingilid ang luhang pakiusap ko sa kanya. Nagkatinginan sila ni Dr. Shane kaya lumapit siya sa akin. Leia, alam kong masakit, pero kailangan mong tanggapin na hindi sila pwedeng manatili sa'yo. I hope you understand. Yun ang nakalagay sa kontrata, di ba? Ngayon, pwede ka nang bumalik sa pag-aaral mo at magsimula ka ng bagong buhay. Don't worry, mas maalagaan sila ni Mr. Santillan. Kumbinsi niya pa sa akin. Tama si Doc Shane, Leia. Bukod doon, kinausap ako ni Mr. Santillan na dadagdagan niya ng another 5 million ang bayad sa'yo dahil na ipanganak mo ng ligtas ang triplets. Dagdag naman ni Sir Roy. Napakalaking halaga ngunit kapalit naman ang aking mga anak. Pumasok si inay at nangingili din ang luha niya na pinagmasdan ang mga anak kong unti-unting kinukuha sa akin. Wala akong nagawa kundi ibigay sila kahit masakit para sa akin ang lahat. Parang dinudurog ang puso ko at naninikip ang dibdib ko sa labis na sakit. Kaya mo yan, Leia. Wika ni Doc Shane sabay hagod sa likuran ko dahil tuluyan na akong napahikbi. Aalis na kami. Idedeposit na lang namin ang pera sa bank account mo. Salamat, Leia, sa pagdadala mo sa anak ni Mr. Santillan at sa pagmamahal mo para sa kanila. Paalam niya sa akin. Tuluyan na silang lumabas sa pinto. Wala akong magawa, kundi yakapin ang natitirang lampin na ibinalot ko sa kanila kanina. Mugto na ang mga mata ko, ngunit sa tuwing naalala ko ang aking mga anak ay napapaluha pa rin ako. Pakiramdam ko wala akong kwentang ina dahil binigay ko sila ng ganun lang. Ngunit hindi rin naman sila mabubuo sa sinapupunan ko kung hindi dahil kay Mr. Santillan. Ibinangon ko ang aking sarili kahit sobrang sakit ng sugat ko sa tiyan. Ngunit mas masakit pa rin ang pagkawala sa akin ng mga anak ko. Paisa-isang hakbang akong lumabas sa kwarto upang lumanghap ng hangin. Anak, saan ka pupunta? Baka bumuka ang tahi mo. Pigil sa akin ni inay. Nagbagsakan ang aking luha na tumingin sa kanya. Inay, namimiss ko ang mga anak ko. Gusto ko silang makita, Nay. Gusto ko silang mayakap at mahalikan. Gusto ko silang patulugin sa mga bisig ko. Pakiramdam ko mapabaliw na ako. Kahit ang pag-iyak nila ay hinahanap ko. Hindi ko kaya to, inay. Hindi ko kaya. Humihikbing sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako at napahagulgol na ako ng tuluyan sa balikat niya. Patawarin mo kami ng ama mo. Sa totoo lang, masakit din sa akin dahil pumayag kami na gawin mo to.
Ngunit naawa din ako sa mga kapatid mo. Kung hindi lang naaksidente ang ama mo, kung hindi lang nasunog ang factory, hindi sana nangyari ang lahat ng to. Hindi sana kayo tumigil sa pag-aaral. Naging irresponsable kaming mga magulang. Patawarin mo kami, anak. Humihikbing sambit niya. Ayoko siyang sisihin dahil nangyari na ang mga nangyari. At ginawa naman niya ang lahat para masuportahan lang kami. Pero dahil malaki kaming pamilya at wala gaanong alam sa pamumuhay dito sa syudad, kaya mas nahirapan kaming makaahon. Makalipas ang 5 araw ay lumabas na kami sa ospital. Sa bahay na muna ako ni Doc Shane tutuloy habang nagpapagaling bago ako umuwi ng Lucena. Dahil sa 5 milyon na naunang kabayaran, ay nakabili kami ng 1,000 square meter na lupa. Nagpatayo si inay ng simple pero malaking bahay at ang kalahati ay tinamnan niya ng mga gulay. Nag-alaga din si itay ng mga hayo. Pinagawan namin siya ng prosthetic legs at tungkod nang sa ganun ay hindi na niya kailangan ng wheelchair. Bumalik din sa pag-aaral ang aking mga kapatid. Maayos na ang buhay namin, ngunit ako ay nanatiling malungkot dahil kapalit ng magandang buhay namin ay ang mga anak kong nahiwalay sa akin. Anak, kailangan ko nang umuwi. Sabi ni Doc Shane, siya na lang daw ang maghahatid sa iyo sa Lucena para madalaw din niya ang mga kapatid mo. Paalam ni inay sa akin. 2 linggo rin siyang nanatili dito. Siya ang nag-alaga sa akin dahil matagal maghilom ang sugat ko. Pero ngayon ay kaya ko nang asikasuhin ang sarili ko. Busy si Doc Shane sa trabaho, kaya ako lang at ang 2 niyang kasambahay ang palaging nandito sa bahay niya. Mag-ingat ka po, inay. Tatawagan ko na lamang kayo kapag pauwi na ako. Tumango siya sa akin at pagkatapos ay lumabas na siya ng gate para sumakay ng tricycle palabas ng subdivision. Bumalik ako sa loob ng bahay at dumiretso ako sa aking kwarto. Kahit 1 araw na ang nakalipas, ay hindi pa rin mabura sa isip ko ang aking mga anak. Nararamdaman ko pa rin sila sa mga bisig ko. Naamoy ko pa rin sila sa lampina na iwan sa akin, at minsan naman nagigising na lamang ako sa gabi dahil naririnig ko ang pag-iyak nila. Hanggang sa hindi na ako nakakatulog ulit dahil sa kakaiyak. Kung may paraan lang para muli ko silang makasama, gagawin ko ang lahat para sa kanila. Makasama ko lang sila kahit hindi nila ako kilalaning ina nila. Tuluyan na akong napahikbi habang nakaupo sa gilid ng kama. Kinuha ko ang mga lampin at iniyakap ko sa aking katawan. Sobrang sakit pero wala akong magawa para maibsan ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Ipinasya kong lumabas ng bahay at mamasyal dahil pauwi na ako sa 1 araw sa Lucena. Nagbilin pa si Doc Shane na mag-iingat ako at tawagan siya kung magpapasundo na ako. Nasa klinik siya ngayon at marami daw siyang pasyente, kaya hindi niya ako masasamahan. Nag-commute lang ako at pagkarating ko sa mall ay nag-ikot-ikot muna ako. Hanggang sa dumaan ako sa 1 store na puro gamit ng babies ang tinda. Pumasok ako sa loob at hinawakan ang mga maliliit na damit pang baby. 5 months ago ay nanggaling na din ako dito. Yun din yung time na nalaman ko ang kasarian nilang 3. Dahil nagpa-ultrasound ako sa klinik ni Doc Shane. Obigay ni din kasi siya at sa klinik nila ginawa ang proseso. May nakasabay pa akong lalaki dito dahil pareho kami ng dinampot na damit pang baby. Ipinaubaya niya sa akin ang damit at pinagmasdan niya pa ang malaki kong tiyan. Pagkatapos ay umalis na siya.
siguro magiging ama na rin siya, kaya namimili siya ng mga damit para sa kanyang anak. Ngayon, hindi na ako buntis pero namimili pa rin ako ng damit. Gusto ko silang ibili, pero paano ko naman maibibigay sa kanila ang mga bibilhin ko kung hindi ko naman alam kung nasaan sila? Ayaw kasi ni Doc Shay na sabihin kung saan nakatira ang kaibigan niya dahil kasama daw yun sa kontrata na pinirmahan ko. Hindi ko na lamang siya pinilit dahil baka magkaroon pa kami ng hindi pagkakaunawaan. Lalabas na sana ako sa store nang masalubong ko ang isang pamilyar na babae. Kaya napatigil ako sa paghakbang at nanlaki ang mata ko nang maalala ko siya. Kilala kita! Diba ikaw si Carmen? Bulalas ko na ikinagulat din niya. Ma'am Leia? Sambit niya. Inaya ko siyang kumain sa isang restaurant at nagpa-unlock naman ito dahil day off niya pala ngayon. Pero ang totoo ay may kailangan akong malaman sa kanya. Kumusta na ang mga anak ko? Nangingilid ang luhang tanong ko sa kanya habang naghihintay kami ng order na pagkain. Mabuti naman po, hindi naman namin sila pinababayaan. Mabait din si Sir Simon, kaya lang palagi siyang nasa labas ng bansa kaya hindi siya lagi nakakasama ng triplets. Sagot niya sa akin. Nahabag ako sa aking mga anak. Hindi na nga nila ako kasama, hindi pa nila nakakasama ang kanilang ama. Kahit may nag-aalaga sa kanila, iba pa rin ang yakap ng magulang. Siguro hindi sila mahal ni Mr. Santillan dahil hindi naman siya ang naghirap na buhayin ang triplets at hindi rin mula sa babaeng mahal niya nang galing ang mga ito. Lalong bumigat ang nararamdaman ko hanggang sa tuluyan na akong napaluha. Namimiss mo ba sila? Tumango ako sa kanya. Sino ba namang ina ang kakayanin na iwan na lamang ang bagong silang nilang sanggol sa ibang tao na hindi mo pa kilala? Umalis si Sir Simon. Sa Europe daw ito pupunta at isang linggo itong mawawala. Yung isang yaya na nag-aalaga sa triplets ay aalis na din bukas dahil uuwi na ata sa probinsya for emergency. Kaya kailangan namin ng panibagong papalit. Kwento niya pa sa akin. Nagkaroon ako ng ideya para makasama ang anak ko. Sinasabi mo ba ito para bigyan ako ng pagkakataon na makasama muli ang mga anak ko? Nangingilid ang luhang tanong ko sa kanya. Oo, nawalan din ako ng anak, Ma'am Leia. Ipinagkatiwala ko ang pag-alaga sa kanila sa ibang tao upang maghanap buhay. Ngunit pinabayaan siya ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Kaya hindi ko na siya kasama ngayon. At sobrang sakit sa akin noon. Kaya alam ko ang nararamdaman mo, Ma'am Leia. Pinsan ko yung aalis na yaya. Kung gusto mo, habang wala pa si Sir, ikaw muna ang kasama kong mag-alaga sa mga anak mo. Talaga? Pero bakit ka nagtitiwala sa akin? Paano kung itakas ko pala ang mga anak ko? Natahimik siya sandali nang sabihin ko yun. Wala naman akong balak itakas ang mga anak ko. Gusto ko lang silang makasama kahit sandali lang. Alam kong hindi mo gagawin yun. At isa pa, mayaman si Sir Simon. Kahit saan mo pa itago ang triplets, siguradong makikita ka din nila. Hindi lang yun. Mahigpit din ang labas-masok sa loob ng bahay nila, kaya hindi ka rin makakalabas. Pero may tiwala naman ako sa'yo, dahil alam kong gusto mo lang makita ang mga anak mo. Paliwanag niya sa akin. Kinuha ko ang kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Salamat, Carmen. Napakabait talaga ng Diyos. Kagabi lang, hiniling ko na makita silang muli. Pero dahil sa'yo, makakasama ko pa sila kahit isang linggo lang. Salamat, Carmen. Salamat. Wala yun. Basta after 1 week, kailangan mo nang umalis, okay? Tumango ako sa kanya.
Nalaman ko din na matagal na siyang nagsisilbi sa pamilya nila Mr. Santillan. At talagang siya din ang pinahanap nito ng bagong mag-aalaga. Pagkatapos ng naging pag-uusap namin, ay umuwi na rin ako. Kinabukasan ay nagpaalam na ako kay Doc Shane na uuwi na ako. Mabuti na lamang at hindi na niya ako inihatid dahil may mahalaga rin itong lakad, pero nangako naman itong dadalaw kapag maluwag na ang schedule niya sa trabaho. Dala ang isang malaking bag na gamit ko ay sabay kami ni Carmen na pumasok sa loob ng malaking gate. Nakakalula ang laki ng bahay ni Mr. Santillan. Hindi na ako magtataka kung bakit ganun kalaki ang perang ibinayad niya sa akin. Kuya Atoy, si Leia, bagong mag-aalaga sa kambal. Pinsan ko din siya at kararating lang niya galing probinsya. Impormahan ni Carmen sa security guard na nag-check sa amin. Ah, siya pala ang bagong mag-aalaga sa mga anak ni Sir Simon. Tuloy na ba talaga ang pag-alis ni Layla? Usisa pa ng guard na tinawag niyang Kuya Atoy. Oo, mamayang hapon ata aalis na siya. Sige, pasok na kami at marami pa akong ituturo sa kanya. Paalam nito. Yumuko ako at tipid ng umiti bago sumunod kay Carmen. Natigil ako sa pag-iisip nang pumasok na kami sa likuran ng pinto. Malayo pa lamang ay dinig ko na ang palahaw na iyak ng mga sanggol, kaya nabitawan ko ang aking bag. Ang mga anak ko! Nangingilid ang luhang sambit ko. Hinarap ako ni Carmen. Leia, alalahanin mo kung bakit kita dinala dito. Kaya huwag kang pahahalata sa ibang maid, okay? Paalala niya sa akin. Nagpunas ako ng luha at pinigilan ko ang aking emosyon. Kinuha ko ang aking bag at sumunod ako sa kanya. Hanggang sa unti-unti ko nang nakikita ang mga anak ko sa sala. Ano ba? Hindi niyo ba kayang patahimikin ang mga tiyanak na yan? Singhal ng isang babaeng kakababa lang sa malaking hagdan. Nabaling ang tingin ko sa kanya dahil sa malakas na sigaw niya sa mga yaya na buhat-buhat ang mga anak ko. Kaagad kaming lumapit sa mga yaya at sininyasan niya itong umakyat muna sa kwarto. At sino ka naman? Mataray na tanong ng babae sa akin at sinuyod pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Bagong yaya po. Kinakabahan na sagot ko sa kanya. Pinsan ko, Ma'am Cynthia. Si Carmen ang sumagot. Umirap ang babae at nakataas ang kilay na tinignan si Carmen. Patahimikin mo ang mga sanggol na yun, ha? Nakakarindi na ang ingay nila! Minsan na nga lang umuwi si Simon dito, may kahati pa ako sa oras niya. Mga salot sa buhay ko! Litanya ng babae at padabog na tumalikod sa amin at umakyat ng hagdan. Napalingon sa akin si Carmen. Siya ang fiancé ni Sir Simon. Dito rin siya pansamantalang tumitira. Imporma niya sa akin. Fiancé? Meron na pala siyang fiancé? Bakit kinailangan pa niyang magpa-surrogate para magkaroon ng anak? Dinala niya muna ako sa magiging kwarto ko upang makapagpalit ng damit. Nag-sanitize na rin ako dahil yun daw ang bili ni Mr. Santillan bago hawakan ang mga sanggol. Nasasabik na ako na muli silang mayakap. Pagkatapos kong ayusin ang aking sarili, ay umakyat na kami sa kwarto nila. Nadatnan namin ang mga anak kong gising na gising pa. Kami na muna ang bahala dito. Asikasuhin niyo na lang ang mga dede nila. Utos ni Carmen at kaagad namang umalis ang tatlo. Pagkalabas nila ng pinto, ay halos takbuhin ko ang pagitan namin ng mga anak ko. Hindi ko na napigilan ang aking luha. Isa-isa ko silang hinalikan at binuhat. Sobrang hinintay ko ang araw na ito. Sobrang saya ko dahil nakita ko silang muli. Ang bilis ng araw. Noong kunin nila ang triplet sa akin,
ay napakaliliit pa nila. Ngayon na lagpas isang buwan pa lamang ang lumipas, ay ang bigat at ang laki na rin ng pinagbago nila. Salamat, Carmen. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana sila makakasama. Salamat. Humihikbing sambit ko sa kanya habang karga ko ang isa sa kanila. Nakahiga kasi silang tatlo sa kama. Nakangiting tumango siya sa akin habang pinagmamasdan ako kung paano ako manabik sa mga anak ko at nagpipigil din ng luha. Tumigil ang pag-iyak ng tatlo dahil halinhinan ko silang kinarga at pinatulog. Pagkatapos ay inilagay ko na sila sa kanya-kanya nilang crib. Ang gaganda nila! Napakaganda! Nangingilid ang luhang sambit ko habang hinahawakan ang mga maliliit nilang daliri sa kamay. Nagmana sa'yo, Ma'am Leia. Nag-angat ako ng tingin kay Carmen. Pwede bang Leia na lamang ang itawag mo sa akin? Naiilang kasi ako kapag tinatawag mo kong ma'am. Wika ko sa kanya. Okay, sige kung yun ang gusto mo. Ngumiti ako sa kanya at muli kong ibinalik ang aking mga tingin sa aking mga anak na parang anghel kong matulog. Sa mga sumunod na araw ay napawi na ng tuluyan ang pangungulila ko sa kanila. Halos hindi na ako umalis sa tabi nila para lang makasama sila. Katuwang ko si Carmen at Isay sa pag-aalaga sa kanila. Hoy! Napalingon ako nang marinig ko na naman ang boses ni Cynthia. Ikuha mo nga ako ng juice. Utos niya sa akin. Nandito kami sa garden dahil pinapaarawan ko sila habang nakahiga sa crib. Umalis sandali si Carmen at Isay upang linisin ang kanilang kwarto. Ma'am Cynthia, wala pong maiiwan sa mga babies. Pagdadahilan ko sa kanya. Ayoko silang iwan dahil alam kong masama ang ugali ng fiancé ni Mr. Santillan at hanggat maaari ay iniiwas ko ang mga anak ko sa kanya dahil ayoko mapagbuntungan sila ng init ng ulo nito. What? So hindi mo ko ikukuha dahil sa mga bastardong yan? Singhal niya sa akin. Pasensya na po pero ibinili ni Carmen na huwag ko silang iiwan kahit segundo lang. Sagot ko na lalong ikinataas ng kilay niya. Anong sabi mo? Kaagad siyang lumapit sa akin at hinila ang nakatali kong buhok. Ang kapal ng mukha mong sagot-sagutin ako? Sino ka ba sa akala mo? Yaya ka lang ng mga anak ni Simon. Kung makapagsalita ka, parang ikaw ang ina ng mga bastardong yan na. Napahawak at napangiwi ako dahil sa mahigpit niyang paghila sa nakataling buhok ko. Aray, ma'am, tama na, nasasaktan ako. Nasasaktan lang pigil ko sa kanya. Parang matatanggal na ang anit ko sa lakas ng paghila niya sa buhok ko. Cynthia! Napatigil siya sa paghila sa buhok ko nang marinig namin ang malakas na sigaw na yon. Leia! Tawag sa akin ni Carmen at Isay na kakarating lang din. Kagad akong nilapitan ni Carmen at inayos ang magulo kong buhok. Ngunit napatigil siya nang dumako sa lalaking papalapit sa amin ang mga mata niya. Lagot, sambit niya. What the hell are you doing? Bakit mo sinasaktan ang mga yaya ng anak ko? Sigaw ng lalaki na nakasuot ng business suit at masamang tingin ang ipinukol niya kay Cynthia. Babe, wala akong kasalanan. Siya ang may kasalanan. Sabay duro niya sa akin, kaya napunta sa akin ang tingin ng lalaki. Inutusan ko lang siyang ikuha niya ako ng juice pero ayaw niyang sumunod. Wala daw akong karapatan na utusan siya dahil fiancé mo lang ako. Awang ang labi kong tinignan si Ma'am Cynthia dahil sa narinig kong kasinungalingan sa sinabi niya. Kung ganoon, ang lalaking nasa harapan ko ngayon, siya ang ama ng mga anak ko? Who are you? Salubong ang kilay na tanong niya sa akin. Yumuko ako upang itago ang aking mukha.
Pinsan ko po, sir. Si Carmen ang sumagot kaya nilingon ko siya. Ah, iakyat nyo na ang mga anak ko. Wika niya pagkatapos ay kinaladkad papasok ng bahay si Ma'am Cynthia. Napahawak ako sa aking dibdib dahil akala ko ay makikilala niya ako. Pero mukhang hindi niya ako kilala. Ang sabi sa akin noon ni Doc Shane, kaibigan niya daw si Mr. Santillan. At malaki daw ang tiwala nito sa kanya na pumili ng babaeng magdadala sa mga anak niya. Busy din daw ito sa negosyo at kaya lang naisipan na magpa-surrogate dahil pinipressure na siya ng kanyang grandpa na magkaanak. Natakot ako na baka palayasin niya ako ngayon din, ngunit sa nakikita ko, hindi niya ako kilala at maari pa akong manatili dito ng matagal. Napatingin ako kay Carmen at ngumiti din siya sa akin. Napalapit ako sa mga anak ko at hinalikan ko sila. Sana lang hindi na niya malaman na ako ang ina ng mga anak niya. Handa akong talikuran ang pangarap ko na mag-aral ulit, makasama ko lang na lumaki ang mga anak ko at maprotektahan ko sila laban sa sinungaling na babaeng yon. Pagkarating namin sa kwarto ay pinaliguan namin sila at binihisan. Pagkatapos namin silang padidehin ay nakatulog na rin silang tatlo. Lumuwag din ang paghinga ko dahil sabi ni Carmen, hindi daw niya sasabihin kay Sir Simon ang totoo. Pero sana nga hindi na niya malaman ang totoo. Naiwan ako sa loob dahil si Carmen ang nag-aasikaso ng mga bote ng dede ng triplets at si Isay naman ang maglalaban ng mga damit nila. Nagising si Baby Ami kaya binuhat ko siya at hineli upang makatulog muli. Hindi ko maiwasan mapangiti dahil sa tangos ng ilong niya na sigurado akong minana niya kay Sir Simon. At ang mga maliliit at brown naman nilang mga mata, pati ang labi ay sa akin nagmana. Pasensya ka na kay Cynthia. Nagulat ako at napaangat ng tingin nang marinig ko ang boses na yon. Sir, huwag kang mag-alala. Pinaalis ko na siya. Hindi ako pumayag na dito siya tumira dahil alam kong mangyayari ito. Dagdag pa niya. Parang gustong kumawala ng puso ko nang unti-unti siyang humakbang papalapit sa akin. Sir, hindi po totoo ang sinabi niya kani... I know. Kilala ko na si Cynthia. Sa tingin at pagsasalita pa lamang niya, ay alam ko na ang totoo. Isa pa, sinabi na sa akin ni Carmen ang lahat ng nangyari. Habang wala ako, kaya wala kang dapat ipag-alala. Nagulat ako nang mas lumapit siya sa akin at niyuko niya ako. Hindi ako nakaiwas ng halikan niya sa noo si Baby Ami. Pagkatapos ay nagtama ang mata naming dalawa. Nauna akong mag-iwas ng tingin dahil hindi ako naging komportable sa titig niya. Mabuti na lamang at si Amaya at Amanda naman ang nilapitan niya at hinalikan din niya ito sa noo. I'll be back later. Sabi niya sa akin bago niya ako tinalikuran. Ayoko mang aminin pero malakas talaga ang dating niya. Guwapo, mabango at sa tingin ko mabait naman siya. Sana lamang ay maging mabuti siyang ama sa aming mga anak. Kakababa ko lang kay Baby Ami nang mag-vibrate ang phone ko sa bulsa. Dali-dali akong nagtungo sa labas ng veranda upang sagutin ang phone ko dahil sa walang tigil na pag-vibrate nito. Nang tignan ko ang screen, ay numero ni Doc Shane ang nakita ko. Tamang-tama, may nais akong itanong sa kanya. Ay, mabuti naman sinagot mo. Nasaan ka? Bakit hindi ka na uwi sa Lucena? Tanong niya sa akin. Ah, nandito pa rin ako sa Maynila. May kaibigan kasi akong nakilala. Sa kanya muna ako tumutuloy. Pagdadahilan ko sa kanya. Ano? Sinong kaibigan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi yun sa ganun, Doc Shane. Magkaibigan pa rin naman tayo. May mga importante lang akong kailangan na gawin. Huwag kang mag-alala, kaya ko na ang aking sarili.
Salamat sa lahat ng tulong mo. Pero may gusto lang sana akong malaman. Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Ano yun? Kahit minsan ba hindi inalam ni Mr. Santillano yung pagkatao ko? Seryosong tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga siya sa kabilang linya. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Bukod sa wala siyang oras, ay wala rin siyang pakialam. Tsaka isa pa, ang sinabi ko lang sa kanya, pasado ka para magdala ng anak niya. Yun lang, pagkatapos ay pumayag na siya. Pero never siyang nagtanong kahit pa ang pangalan mo. Kung inaalala mo ang anak mo, huwag kang mag-alala. Mabait si Mr. Santillan. Magkaibigan kami since high school. Busy lang talaga siya sa negosyo at minsan lang kami magkita. Bakit mo pala na itanong? Nakagat ko ang ibabang labi. Ayoko sanang magsinungaling sa kanya dahil malaki ang naging utang na loob ko sa kanya. Pero sa ngayon, hindi ko pa kayang umalis dito at iwan ang mga anak ko. Wala lang, naiisip ko lang ang mga anak ko. Pagdadahilan ko sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin sa akin na wag nang mag-alala ay nagpaalam na siya. At nagbilin pa na tawagan ko siya kapag nakauwi na ako sa probinsya. Ilang araw ang lumipas ay hindi pa rin umaalis ng bahay si Sir Simon. Palagi siyang nasa opisina niya, pero sa umaga ay dinadalaw niya muna ang mga baby niya sa kwarto at palagi niya akong nadadatnan na inaalagaan ang mga ito. Minsan pa ay pinapanood niya kung paano ko sila paliguan. Kagaya ngayon, narito siya sa kwarto at pinapanood na naman ako. Hindi ko tuloy maiwasan na mailang sa tuwing nagtatama ang mga mata naming dalawa. Pero ako ang laging nag-iiwas ng tingin dahil hindi ako nagiging komportable sa presensya niya at palagi akong kinakabahan kapag alam kong nasa tabi ko lamang siya. Lalagyan ko na sana ng diaper si Amaya, ngunit umiyak naman si Ami. Wala pa si Carmen dahil bumili siya ng gatas at dagdag na diaper nila. Si Isay naman ay nasa ibaba. Ako na maglalagay niyan. Ikaw na ang magpatahan kay Ami. Wika niya na ikinagulat ko. Umatras ako nang lumapit siya at hawakan ang diaper ni Amaya. Kaagad naman akong lumapit kay Ami na nasa kama at panay ang iyak. Kinarga ko ito at pinatahan. Oops! Nabaling ang tingin ko kay Sir Simon dahil sa pagkagulat nito nang umihi si Amaya habang nilalagyan niya ng diaper. Sir, ako na po dyan. Wika ko sabay lapit sa kanya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Normal naman siguro ang maihian, di ba? Leave it to me. Sambit niya. Pinunasan niya ng lampin ang tumalsik sa hita ni Baby Amaya at maingat niyang kinabit ang diaper. Namalayan ko na lamang na napapangiti na pala ako habang pinapanood siya. Napatahan ko si Ami kaya inilapag ko muna siya sa kama. Hinubaran ko na rin siya ng damit dahil siya naman ang susunod kong liliguan. Pagkatapos ko silang maliguan, ay dumating naman si Isay bit-bit ang mga bote ng dede nila. Nagtimpla na rin siya ng tatlong bote nang sa ganun ay mapatulog na namin ang mga babies. Lumabas na din si Sir Simon kaya nakahinga na ako ng maluwag. Malalim na ang gabi nang magpasya akong pumasok sa kwarto ng triplets. Walang palya ko itong ginagawa gabi-gabi. Kapag tulog na ang lahat, ay lumilipat ako sa kwarto ng mga anak ko para mabantayan ko sila sa pagtulog nila. Hiwalay kasi ang kwarto namin sa kwarto ng triplets. Every 3 hours ay chine-check ko sila sa gabi. May alarm din sa kwarto namin in case na magising ang mga babies at umiyak. Pero mabait naman ang mga ito. Pagpasok ko ay tulog na tulog pa rin sila. Dim lights lang ang binuksan ko upang hindi sila masilaw sa liwanag. Malawak at malaki ang kwarto nila.
May tatlong magkakahiwalay na crib at may malaking kama. May tatlong cabinet din lagaya ng mga damit nila at banyo na rin kung saan namin sila pinapaliguan. Napahikab akong naupo sa gilid ng kama. Nagdasal muna ako upang ipagpasalamat sa Diyos na nandito pa rin ako sa mansyon at kasama ko pa rin ang mga anak ko. Okay lang sa akin na hindi nila ako kilalaning ina. Basta maramdaman lang nila ang pagmamahal at pag-aalaga ko sa kanila. Alam ko rin ang mamahalin din sila ni Sir Simon. Dahil sa kanya naman sila nanggaling. At nakikita ko din naman na nag-a-adjust siya para maalagaan ang mga babies. Dahil sa antok at pagod, ay nahiga na ako sa kama. Napabalikwas ako ng bango nang marinig ko ang pag-iyak ni Amelia. Napansin ko din ang makapal at puting kumot na nakakumot sa akin. Mabilis akong tumayo at tinungo si Amelia. Kaagad ko siyang binuhat at hinele ko para tumigil sa pag-iyak dahil baka magising ang dalawa. Bumukas ang pinto kaya napatingin ako nang pumasok si Sir Simon. "Need help?" tanong niya sa akin. Hindi na niya hinintay ang sagot ko dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko sa kanya. Sir, magpahinga na po kayo. Kaya ko naman po. Si Amelia lang naman po ang gising." Nahihiyang sabi ko sa kanya. Alam ko kasing masyado siyang busy kaya halos sa office na niya siya tumira. At malalim na rin ang gabi. Mas lumapit pa siya sa akin at kinuha niya sa akin si Amelia. "Don't worry about me. I know you need to rest also. Hindi biro ang mag-alaga ng tatlong baby maghapon." Wika niya na hindi ko inasahan. Siguro talagang busy lang siya kaya hindi niya gaanong nadadalaw sa kwarto ang mga anak niya. Tipid ng ngiti ang naging sagot ko at agad na tinungo ko ang pagtimpla ng milk bottle. Pagkatapos ay hiningi niya sa akin ito at siya na mismo ang nagsubo sa bibig nito. Nakatingin lang ako sa kanilang mag-ama. Tinititigan niya si Amelia at napapangiti din siya. "Siguro kamukhang kamukha siya ng kanyang ina." Biglang sumikdo ang dibdib ko sa narinig mula sa kanya, napatingin siya sa akin at ganun din ako sa kanya. "Kung makikilala ko lang siya. Gusto kong magpasalamat sa kanya dahil dinala niya ang mga anak ko. Nang dahil sa kagustuhan ni Grandpa na magkaroon ako ng tagapagmana ay napilitan akong kumuha ng baby maker para magdala sa anak ko. Noon ay wala akong pakialam kung anong klaseng babae ang magiging ina ng anak ko dahil ipinaubaya ko ito sa aking kaibigan. But now, gusto ko siyang makilala. I wanted to say sorry too. Dahil niminsan, hindi ako nagpakilala sa kanya." Seryosong sabi niya sa akin. Hindi ko maiwasan na mangilid ang aking luha dahil mahirap ang pinagdaanan ko nang ipagbuntis ko ang triplets. Matagal din akong nag-bed rest sa bahay nila Doc Shane. Hanggang sa makapanganak na ako, siya at si Sir Roy ang umalalay sa akin. "Are you okay?" Sinaway ko ang sarili at nakangiting tumango sa kanya. Habang tumatagal, lalo ko lamang nakikilala si Sir Simon. May kung ano sa loob ko na gumaan nang sabihin niya ang mga bagay na yon. Nang makatulog na si Baby Amelia, ay inilapag na niya ito sa crib. "Magpahinga ka na, Leia. Good night." Sambit niya bago niya ako iwan sa kwarto. Napahawak ako sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano itong bagay na gumugulo sa isip ko. "But what if magkagusto ako kay Sir Simon?" "No, hindi pwede. May fiancé na siya at alam kong malayo ang agwat naming dalawa. Hindi ako pwedeng magmahal ng bilyonaryo at ilang taon ang tanda sa akin. At isa pa, sigurado naman ako na hindi magkakagusto sa akin si Sir Simon." "Good morning, sir." Bati ko sa kanya nang masalubong ko siya sa hallway.
kakatapos ko lang maligo at pupuntahan ko na ang kwarto ng triplets. Good morning. Sumunod ka sa akin, may sasabihin ako sa'yo. Wika niya na ikinagulat ko. Patungo siya sa office niya at nais niya akong makausap. Ano naman kaya ang sasabihin niya? Bakit bigla akong kinabahan? Come in. Pumasok ako sa loob at pagkatapos ay sinara na niya ang pinto. Ngayon lang ako nakapasok sa office niya at masasabi kong napakalinis at organized din lahat ng kagamitan na nandito. Naupo siya sa swivel chair at nakayuko akong tumayo sa harapan niya. Leia, can I ask you a favor? Nag-angat ako ng tingin ng sabihin niya yun. Yes, sir. Tipid at kinakabahan na sagot ko. I want you to pretend and be my wife for a week. Po? Maski siya ay nagulat dahil sa malakas na bulalas ko. Napatakip ako sa aking bibig at siya naman ay napakamot sa ulo. We will go to my grandpa's farm later. At ayaw niya ako makita hanggat hindi ako nagdadala ng asawa at magiging apo niya. Sounds crazy, right? To tell you honestly, I don't have plan to get married. That's why kahit nasa 30s na ako ay ayoko pang magsettle. For me, marriage is much more business. It doesn't work to all people. Love is not permanent in this world. And women are just pain in the ass. Wika niya. Naintindihan ko naman kahit paano ang mga sinabi niya. Pero bakit ako? Bakit hindi na lang si Cynthia? Sir, kasi... Please, Leia. Isang linggo lang. Pagka-uwi natin, back to normal na ulit tayo. Palabasin lang natin kay Grandpa na isa tayong masayang pamilya. He's old. And I know kaunti na lamang ang nalalabing oras para sa kanya. All he wants is to see me happy and contented. Pakiusap pa niya sa akin. Pero sir, paano yung fiancé niyo? May pagdadalawang isip na tanong ko. I already broke up with her 6 months ago. Hindi lang niya matanggap kaya bumabalik pa rin siya. But don't worry about her. Just listen to what I've said, okay? Nakagat ko ang ibabang labi. Mukhang kahit anong sabihin ko, ay kukumbinsihin pa rin niya ako at nakakahiya naman kung tatanggi ako. Wala akong magawa kundi ang tumango. Yumuko siya sandali at pagkatapos ay may inabot siya sa akin na malaking paper bag. Suotin mo yan pagpunta natin doon. Yung ibang gagamitin mong damit ay nakalagay na sa maleta ko. Hindi mo naman kailangan na magpakasosyal. Kaya simpleng damit at sapatos lang ang pinamili ko. My grandpa knows how to look a person. Kaya just be yourself. Paalala pa niya. Nakalabas na ako ng office ni Sir Simon ay lutang pa rin ako. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Ang gusto ko lang makasama ang mga anak ko. Pero ngayon, kailangan ko na rin na magpanggap bilang asawa niya. Alam na rin ni Carmen at Isay ang tungkol sa plano, kaya hindi ko na kailangan pang mag-explain sa kanila. Pero nahihiya pa rin ako. Paano kung hindi ako magustuhan ng lolo niya? Paano kung tanungin niya ako tungkol sa pamilya ko? Anong sasabihin ko? Nagmadali akong pumunta sa kwarto nila at naabutan ko si Carmen at Isay na nag-aasikaso na ng mga gamit. Leia, kami na ang bahala dito. Maghanda ka na lang. Sinabi na ba sa'yo ni Sir? Usisa niya na ikinabuntong hininga ko. Huwag kang mag-alala. Matanda na si Don Francisco. Gusto lang niyang bigyan ng kaligayahan ang kanyang lolo bago ito kunin ni Lord. Wika ni Isay na agad namang siniko ni Carmen sa tagiliran. Ang ingay mo! Kapag narinig ni Sir sa CCTV ang sinabi mo, lagot ka! Saway ni Carmen sa kanya, kaya napatakip siya sa kanyang bibig. Ibig sabihin, sa office ni Sir nakakonek ang CCTV na mga yun?
tinuturo ko sa isang CCTV na nakatapat sa amin. Hindi mo alam? Ay, hindi ko pala nasabi sa'yo. Oo, minomonitor yun ni Sir Simon para kahit wala siya sa kwarto ng mga baby, ay alam niya ang nangyayari kahit nagtatrabaho siya. Paliwanag pa niya. Bumalik sa alaala ko yung mga pinagagawa ko dito sa loob na nakakahiya. Yung pagtulog ko sa kama, yung panghahalik at panghaharot ko sa triplets at ang pag-aalaga ko sa kanila. Hindi kaya mahalata ni Sir? Pero wala naman siyang sinabi sa akin. Ilang sandali pa ay bihis na ako. Pinagmasdan ko ang sarili sa harapan ng salamin. Isang simpleng baby pink na bestida na lagpas sa aking tuhod ang haba nito. Ruffles naman ang bandang braso. May sandal din itong white ang collar at 2-inch ang kapal ng tako. Mas naging mukha akong bata sa itsura ko ngayon. Inilugay ko lang ang mahaba kong buhok na abot sa aking baywang. At naglagay lang ako ng kaunting pulbo at lipstick na nude ang kulay. Bigay lang sa akin ito ni Carmen pero hindi ko naman laging ginagamit. Binigyan din niya ako ng set ng pampaganda para daw kahit paano ay pumusyaw at kuminis ang balat ko. Sa tingin ko, effective naman ito dahil nakikita ko din ang pagbabago ng aura ko. Kung dati ay para akong lusyang na nanay, ngayon ay mukha na akong dalagang blooming at laging in love. Sino ba naman ang hindi magiging masaya kung nakakasama ko ang mga anak ko? Wow! Ikaw ba yan, Madam Leia? Namamanghang sabi ni Carmen, bahagya ko siyang hinampas dahil nahihiya ako sa reaksyon niya. Taray, ang ganda! Pati ang triplets naka-pink din, kaya para na kayong tunay na mag-iina. Usal naman ni Isay. Kaagad akong napalapit sa mga anak ko at pareho nga kami ng kulay na suot. Ang cute pa nilang pagmasdan. Halos 2 buwan pa lamang sila pero sobrang lalaki na nila. Ang bilis talaga ng araw. Bumukas ang pinto ng kwarto at bumungad sa amin si Sir Simon na bihis na rin at napakagwapo din. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Lalo na nang pasadahan niya ako ng tingin. At ngumiti pa siya sa amin. Are you done preparing? Tanong niya sa amin. Tumango kami sa kanya at pagkatapos ay kinuha niya ang 2 basket kung saan nakalagay ang 2 sa kambal. Binitbit ko naman ang isa. Ah, sir, sigurado po ba kayong safe ang triplets kung dyan sila? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Paano kasi? Magkatabi kami sa harapan at nasa likuran namin ang triplets. At nasa likuran naman nila sila Carmen at Isay. Don't worry, safe yan sila dyan sa car seat. Mas mahihirapan tayo kung kalong natin ang 3. Paniniguro niya sa akin. Malaki ang van na sinakyan namin. May driver pa kami sa harapan at maluwag pa kami dito sa loob. Nagkasya nga ang mga dala naming gamit dahil 1 week daw kami doon para sa celebration ng 90th birthday ni Don Francisco. Sir, paano po kapag nagtanong ang lolo niyo tungkol sa atin? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Don't worry, leave it to me. Halos inabot na ng 3 oras ang biyahe namin. Nakatulog nga ako at nagising na lamang ako na nakasandal sa balikat ni Sir Simon. Mabuti na lamang at tulog din siya, sana lang ay hindi niya alam ang ginawa kong pagsandal sa kanya. Paglingon ko ay nakangising mukha nila Carmen at Isay ang bumungad sa akin. Siguro kanina pa sila bulungan ng bulungan sa likuran. Baka kung ano na ang iniisip nila tungkol sa amin. Sinilip ko din ang triplets at sumenya si Carmen na okay lang ang 3, kakatapos lang daw magdede. Nang ibalik ko ang tingin ko sa harapan, ay naramdaman ko naman ang paggising ni Sir, kaya nagpanggap na lamang akong tulog. Ngunit nagulat ako nang isandal niya ulit ako sa balikat niya. Hindi ko na maunawaan ang aking nararamdaman.
nasasamyo ng aking ilong ang kanyang mabangong amoy. At napakalapit pa ng mukha naming dalawa. Pero mas nagulat ako nang kunin niya ang kamay ko at pinagsiklop niya ang palad naming dalawa. Parang kakapusin ako ng hangin sa dibdib. Huwag lang niyang sisilipin ang mukha ko dahil baka makita niyang nagpapanggap lang ako. Pinilit kong kumalma. Umaasa na sana bitawan na niya ang kamay ko or hindi kaya makarating na kami sa farm. Dahil hindi ko na kaya na ganito kami kalapit sa isa't isa. Akmang hihilahin ko na sana ang kamay ko, ngunit mas hinigpitan pa niya ang hawak. Just let me hold you like this, para mamaya hindi na tayo mahirapan na magpanggap sa harapan ni Grandpa. Sambit niya na ikinalingon ko sa kanya. Kaya kahibla na lamang ang layo ng mukha naming dalawa. Parang masisira na ang ribs ko sa pagwawala ng aking puso nang pasadahan niya ng tingin ang aking mukha. Kaya mabilis akong lumayo sa kanya. Sir, hindi ko po ata kayang magsinungaling. Nagiinit ang pisngi na sabi ko sa kanya. You have no choice. Nandito na tayo. Sagot niya sa akin. Namalayan ko na lamang ang pagtigil ng van sa tapat ng isang malaki at old-style na bahay. Nang buksan ni Sir Simon ang pinto ay bumaba na rin ako. Inilibot ko ang aking tingin sa magandang tanawin. Masarap din ang simoy ng hangin at nagulat din ako sa man-made river na nakita ko sa kabilang side nito. Binuksan niya ang isa pang pinto upang kunin namin ang triplets. Habang yung driver naman ang nag-aasikaso ng dala naming gamit. Naunang pumasok si Sir Simon sa pinto. Hindi pa ako umiisang hakbang papasok ay narinig ko na ang malakas na boses ng isang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang pupunta dito hanggat hindi ka nagpapakasal? Narinig kong singhal nito. Sa tingin ko, yun ang grandpa ni Sir Simon. Grandpa, kaya nga ako nandito. Kasama ko na sila, kaya huwag ka nang magalit. Narinig ko ding sagot ni Sir Simon. Unti-unti kong binuksan ang pinto at nakita ko agad ang mukha ng matanda. Nawala ang kunot ng noon niya nang makita niya ako, bitbit ko si Amaya. At bitbit naman ang dalawa si Amelia at Ami. Magandang tanghali po. Nakayo kong sabi ko sa kanya. Lumapit si Sir Simon sa akin at hinawakan niya ang bewang ko. Hello, my fiancé, Leia, and my triplets daughters. Pakilala ni Sir Simon na ikinaawang ng labi ng kanyang lolo. Gamit ang tungkod niya ay dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa akin. Sila na ba ang mga apo ko? Nangingilid ang luhang tanong sa kanya ng matanda. Hinawakan ng kulubot niyang kamay ang pisngi ni Amaya. Yes, tipid na sagot ni Sir Simon. Kitang-kita ko sa mukha ng kanyang lolo ang saya na pagmasdan ang mga apo niya. Kuhang-kuha ng matangos mong ilong at kulay ng mata mo, Simon. At sa kanyang ina naman ang labi at ang magandang buhok. Sambit niya. Kinabahan ako nang tumingin sa akin si Sir Simon. Pero kalaunan ay ngumiti din siya. Natapos sa isang masarap at masayang dinner ang araw namin. Maagang nagpahinga ang kanyang grandpa dahil napagod sa kakalaro sa triplets kanina. Kasalukuyan naman akong nag-aayos ng kama dito sa loob ng kwarto namin nang pumasok si Carmen at Isay. Tulog na ang mga bata at kasya naman kami dito. Hanap ka ni Sir Simon. Imporma niya na ikinatigil ko sa pag-aayos ng bedsheet. Ha? Bakit daw? Kinabahan na tanong ko. Umisi ang dalawa sa akin. Ano pa? Eh di tutulog na kayong dalawa. Mag-asawa kayo, di ba? Alaga naman hindi kayo magkatabi. Kinikilig pa na sabi nito.
Hinampas rin siya ni Isay dahil sa kilig. Anong sinasabi niyo? Dito ako matutulog. Giit ko na ikinailing niya. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Don Francisco kanina? Ang mag-asawa dapat hindi naghihiwalay sa pagtulog. Paalala nila sa akin. Pero hindi naman kami mag... Naputol ang pagsasalita ko nang biglang sumilip si Sir sa pinto. Pumasok siya sa loob at kinintilan ng halik sa noo ang kanyang mga anak. Let's go. I'm tired. Sambit niya sabay hawak sa kamay ko. Nilingon ko pa ang dalawa at sininyasan pa nila akong sumama na. Namalayan ko na lamang nasa loob na ako ng isang kwarto na tanging lampshade lang ang bukas. Sir, shh. Pigil niya sa akin. Lumapit pa siya kaya napasandal ako sa likuran ng pinto. May mga nagmamasid sa atin. Hindi madaling papaniwalain si Grandpa, kaya kailangan nating mag-ingat. Bulong niya sa tenga ko na ikinataas ng balahibo ko. Pagkatapos ay humarap pa siya sa akin ng sobrang lapit. Good night. Nanlaki ang mata ko nang halikan niya ang nakaawang kong labi. Kahit dampi lang yon, ay para akong nakuryente na lahat ng himaymay ko sa katawan ay dinaluyan nito. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Kasama ba ang halik na yon sa pagpapanggap naming dalawa? Sumunod ang mga mata ko sa kanya. Humiga na siya sa kama. Come here, let's sleep. Maaga pa tayo gigising bukas. Tawag pa niya sa akin. Parang robot akong sumunod sa kanya. Umupo muna ako sa gilid ng kama at pagkatapos ay nahiga na ako. Umusod ka dito, baka mahulog ka. Hinila niya ang bewang ko kaya napalingon ako sa kanya. Sir, kailangan ba nating gawin to? Mahinang bulong ko sa kanya. Wala akong gagawin sa'yo. Let's just sleep. Pagkatapos niyang sabihin yun ay pumikit na siya. Sumingap ako ng hangin sa dibdib at pilit kong kinakalma ang aking sarili. Natitigan ko ang maamo niyang mukha. Talagang napakagwapo niya. At mas nadagdagan pa ang pagiging manly niya dahil sa maliliit na balbas niya. Nakalimutan niya sigurong mag-ahit. Nagulat ako nang bigla siyang dumilat. Kaya mabilis na tinakpan ko ang mukha ko. Huwag ka nang mahiya. I know you're staring at me. Ibinaba ko ang kamay ko at sinilip ko siya. Pero nakapikit na ulit siya. Dalalang pagod at antok ay nagawa kong makatulog sa tabi niya. Kinabukasan ay napabalikwas ako ng bangon dahil sumisilay na ang liwanag. Wala na rin si Sir Simon sa tabi ko. Kaya kaagad akong bumangon at inayos ko ang aking sarili bago ako lumabas ng kwarto. Apo, pinagod mo ata ang asawa mo kaya hindi pa rin gumigising. Narinig kong sabi ng matanda bago ako makalapit sa kanila. Alam niyo naman na halos wala na akong pahinga sa negosyo, Grandpa. At ngayon na lamang kami magbabakasyon. Sagot din ni Sir Simon sa kanya. Karga pa niya ang isa sa triplets, habang ang dalawa ay karga naman ni Carmen at Isay. Dito ko sila sa labas na tagpuan. Nakahain sa kahoy na mesa ang pagkain at naliliman ito ng malaking puno. Sa tabi naman ang man-made river. Presko, mahangin at hindi masakit sa balat ang init. Nakaramdam ako ng hiya. Hindi ko alam kung lalapit pa ba ako o magbibihis muna ako ng damit dahil nakaterno pajama pa rin ako. Pero nilingon ako ni Sir Simon at matamis na ngiti niya sa akin. Kaya napilitan akong lumapit. Good morning po. Pasensya na po, late ako gumising. Nagmano ako kay Don Francisco. Okay lang yon, iha. Maigi nga at hindi ka na mahay sa bahay ko. At nakapagpahinga ka ng maayos. Nakangiting sabi niya sa akin. Opo, maganda po dito. Sagot ko naman sa kanya.
Mamaya mo nalapitan ang triplets. Kumain ka muna para mabawi ang lakas mo. Hindi ko naiwasan na pandilatan siya ng mata dahil sa sinabi niya. Pakiramdam ko kasing pula na ng kamatis ang aking mukha dahil sa hiya, lalo pat si Carmen at Isay ay halatang tuwang-tuwa sa naririnig mula kay Sir Simon. Kahit hindi naman ito totoo. Tumawa ang matanda sa tinuran ni Sir Simon. Huwag ka nang mahiya, iha. Normal lang yan sa mag-asawa. Noong kabataan namin ng lola ni Simon, tatlong beses isang araw pa kaming nagpupulot gata. Kinikilig na sabi niya sa amin. Kahit matanda na ang lolo niya, matatas pa rin itong magsalita. At halata sa kanyang mahal na mahal pa rin niya ang kanyang asawa kahit wala na ito. Kaya hindi na ako magtataka kung mabuntis ka kaagad. Beno, maiwan ko muna kayo at may gagawin pa ako. Paalam niya sa amin. Pati ang dalawa ay inakyat na rin na ang mga baby at ngayon ay kami na lang dito sa labas. Tahimik akong kumain at pero alam kong gusto niya akong kausapin kaya hindi ako tumitingin sa kanya. Pagkatapos ay may nagligpit na ng pinagkainan namin. Pupuntahan ko muna ang triplets. Paalam ko sa kanya pero agad niyang hinawakan ang kamay ko. Can we talk? Nilingon ko siya at tumango ako sa kanya. Nagpunta kami sa gilid ng man-made river at naupo ako sa kahoy na upuan. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Sorry kung naiilang ka sa akin. Kung iniisip mo na nagtitake advantage ako sa'yo, hindi yon ang intention ko. Nilingon ko siya at seryoso akong tumingin sa kanya. Kung ganun, bakit niyo po ako hinalikan kagabi? Sir, alam ko pong mahirap lang ako. Hindi ako edukado at galing sa mayaman na pamilya. Pero ayoko po ng nararamdaman ko ngayon. Lalo pat alam ko kung saan ako dapat lumugar. Alam ko po nagpapanggap lang tayo. Pero hindi ko po alam. Nahihirapan ako kasi... Baka kung saan mapunta itong nararamdaman ko tapos masaktan lang ako. Kaya sana po wag nyo na lang uulitin. Sincere na sabi ko sa kanya. Ilang beses kong tinanggi sa sarili ang bagay na ito. Pero hindi ko na kaya pang itago ang lahat. Dahil sa ginawa niya kagabi, sigurado na ako na gusto ko siya. Pero ayokong sabihin sa kanya ito dahil alam kong hindi niya yun kayang suklian. Sorry, hindi na ulit kita hahalikan ng walang pahintulot. But I'll promise I won't hurt you, Leia. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ako. Ngayong gabi idadaos ang 90th birthday ni Don Francisco. Sa ilang araw na nagdaan na nandito kami sa farm, ay wala akong ginawa kundi ang umiwas sa kanya. Kapag nandyan naman ang lolo niya, ay nagpapanggap pa rin kami. Pero kapag wala ay palagi akong gumagawa ng excuses na hindi kami magkaroon ng oras na kaming dalawa lang. Sa gabi naman ay late na akong napasok sa kwarto niya. Tulog na rin siya kaya madali na rin sa akin ang humiga sa tabi niya. May handaan ngayon kaya maraming tao ang nag-aayos sa garden. Malawak kasi ito at kayang pumuno ng 1,000 bisita. May catering na nag-asikaso ng lahat at malalapit na kamag-anak din niya ang pupunta. Kakatapos ko lang maligo at nandito ako sa kwarto niya para humanap ng damit na susuotin ko. Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Nagulat ako sa pagsulpot niya sa likuran ko. Akala ko kasi wala siya dito sa kwarto dahil nasa labas siya kanina. Sir Simon, Leia. Pagtatama niya sa akin. Hindi pa rin ako sanay na ganun ang itawag ko sa kanya, lalo pat honey ang tawag niya sa akin kapag kaharap namin si Don Francisco. I want to make it real. Nabitawan ko ang damit na hawak ko sa narinig kong sinabi niya. Anong sabi mo? Tanong ko. Seryoso siyang nakatingin sa akin.
I like you. I want to make it real. You, me, and the triplets. Matagal bago nagproseso sa utak ko ang sinabi niya. Gusto niya ako? Paano? Kailan pa? Sasagot na sana ako ngunit may biglang kumatok sa pinto. Napabuntong hininga siya at binuksan niya ito. Sir Simon, hanap po kayo ni Don Francisco. Wika ng kasambahay sa kanya. Tumango siya at nilingon niya ako. Pag-isipan mo. Nahigit ko ang aking pahinga. Hindi ko inaasahan na marinig ko yun mula sa kanya. Ilang oras ang nakalipas ay nag-umpisa na rin ang party. Malakas na tunog ang naririnig ko sa labas ng bahay. Pumasok ako sa kwarto ng triplets at tulog pa rin sila. Bakit ka nandito? Kanina ka pa hinihintay sa baba at ipapakilala ka daw ni Don Francisco. Susunod kami kapag nagising na ang triplets. Impurma ni Carmen. Ayoko man bumaba ngunit kailangan kong humarap sa bisita bilang asawa ni Sir Simon na kanina ko pa rin hindi nakikita. Sa likuran ako dumaan upang silipin kung gaano kadami ang bisita ng lolo ni Sir Simon. Ngunit nagulat ako nang makita ko si Doc Shane. Gaya ko ay nagulat rin siya nang makita niya ako. Leia? Ulalas niya. Doc, sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. What are you doing here? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Hinila ko siya sa bandang likuran na wala gaanong nadaan. Please, Doc, huwag mong sabihin kay Sir Simon na ako ang ina ng triplets. Nangingilid ang luhang sambit ko. Hindi kita maintindihan. Paanong napunta ka dito? Paano mo nakilala si Simon? Naguguluhan na tanong niya. Pumasok akong yaya ng mga anak ko dahil hindi ko kaya, Doc. Hindi ko kayang hindi ko sila makita. Hindi alam ni Sir Simon ang lahat. At ngayon, nagpapanggap kaming mag-asawa sa harapan ng lolo niya. Humihikbing sabi ko sa kanya. Oh my God! What the hell are you talking about? Sabay kaming napalingon at nanlaki ang mata kong nang makita ko si Cynthia. Ang kapal ng mukha mong babae ka! Sinugod niya ako at malakas na sinampal kaya napaupo ako sa damuhan. Stop it! Pigil ni Doc sa kanya nang akma niya akong susugurin muli. Ambisyosa ka! Malandi at maharot ka! Sabi ko na nga ba may kakaiba sa iyong babae ka? Dinala mo lang ang anak ni Simon. Pero nangangarap kang pakasalan kanya? Hindi pa ba sapat sa iyo ang binayad ni Simon? Kaya ginagamit mo ang mukha at katawan mo para makuha mo siya? Mang-aagaw! Galit na sumugod muli si Cynthia at nagawa pa niyang itulak si Doc Shane. Hinila niya ang buhok ko at ramdam ko ang matalas niyang kuko sa aking pisngi at leeg dahil sa pagkalmot niya sa akin. Tama na! Tama na po! Humihikbing pigil ko sa kanya. Ngunit kita ko ang galit sa mga mata niya. Niminsan hindi ko inisip na agawin si Sir Simon sa kanya. Ang nais ko lang ay makasama ang mga anak ko. Kahit hindi na nila ako kilalanin na ina. Pero sa nangyayari ngayon at kapag nalaman ni Simon ang lahat, pati na rin si Don Francisco, sigurado akong mapapahiwalay na ako sa mga anak ko. At hindi ko kakayanin na mangyari ulit ito sa akin. Cynthia! Malakas na boses ang nagpatigil sa kanya. Binitawan niya ang magulong buhok ko. Babe! Ang babaeng yan! Manluloko ang babaeng yan! She's the F-mother of your daughters! Pumasok siyang maid para makuha niya ang mga anak mo. Inaakit ka lang niya dahil sa pera. Sumbong ni Cynthia sa kanya. Nag-angat ako ng tingin sa kanila. Hindi totoo yan!
Hindi ko hinangad ang pera at yaman ni Sir Simon. Ang gusto ko lang ay maalagaan ang mga anak ko. Kahit hindi nila ako kilalaning ina. Humihikbing pagtatapat ko sa kanya. Wala na rin akong magagawa pa dahil malalaman din naman nila ang totoo. Tinulungan akong makatayo ni Doc Shane. Liar! Sinungaling kang maluloko ka! Galit na sigaw niya sa akin. Enough! Pigil ni Simon nang akmang susugurin ulit ako ni Cynthia. Simon, listen to me. Pera lang ang habol sa'yo ng babaeng yan. At ginagamit niya ang bata para makalapit sa'yo. Who knows kung kunin din niya ang mga anak mo kapag nakuha na niya ang kailangan niya sa'yo. Pamimilit ni Cynthia na paniwalaan siya. Hindi. No, Sir Simon. Patawarin mo ko kung nagpanggap ako. Pero sa maniwala ka at hindi, mahal na mahal ko ang mga anak ko. Wala akong intensyon na mangagaw. At lalong wala akong intensyon sa pera. Hayaan mo lang akong manatili sa mga anak ko. Hayaan mo lang ako manatili at maalagaan sila. Parang awa mo na. Halos lumuhod na ako para magmakaawa sa harapan nila at paniwalaan niya ako. Tinabig niya si Cynthia kaya nagulat ito. Lumapit siya sa akin. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Niyakap niya ako at hinaplos niya ang likuran ng ulo ko. Damputin niyo na ang babaeng yan at huwag niyo nang papasukin dito. Narinig kong utos ni Don Francisco sa mga gwardiya niya na ikinaawang ng aking labi. No! Simon! Babe! Maniwala ka sa akin! Nagsasabi ako ng totoo! Nagwawala ito at panay ang tawag kay Sir Simon, ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin nito. Nang humiwalay siya ng yakap sa akin, ay hinaplos niya ang pisngi ko. Alam ko na ang lahat. Alam ko na noon pa man na ikaw ang ina ng mga anak ko. Plano ko ang lahat, Leia. Ang pagkikita niyo ni Carmen, ang pag-alok niya sa'yo na maging yaya ng triplets, at ang pagtira mo sa bahay ko. Lahat yun ay planado ko. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo agad. I'm sorry kung kailangan pang mangyari ang lahat ng to. Ngayong gabi ko sana ipagtatapat sa'yo ang lahat, ngunit kinausap ko pa si Grandpa. Sambit niya na ikinatigil ko sa pag-iyak. Anong ibig mong sabihin? Paano? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Nagkita na tayo sa department store. Hindi mo lang ako namukhaan noong araw na yon. Pero noong makita kita at nakumpirma ko kay Roy na ikaw nga ang surrogate mother na napili ni Shane, simula noon ay inalam ko na ang lahat ng tungkol sa'yo. Nasa ospital din ako ng mga anak ka. At narinig ko ang pagtangis mo ng kunin ko ang mga anak natin. Kaya nagawa ko ang lahat ng yun. Noong una, nais ko lang ay makasama mo ang mga anak mo. Dahil alam ko ang pakiramdam ng lumaking walang magulang. Pero hindi ko inaasahan na lalalim ang pagtingin ko sa'yo. Yung pag-aalaga at pagmamahal mo para sa mga anak ko, sapat na dahilan yon para tuluyang mahulog ang loob ko sa'yo. Napakabuti mo. Ang nais mo lang ay makasama ang anak mo kahit hindi ka nila kilalani na ina. Pero higit pa dyan ang gusto ko. Yun ang dahilan kaya nag-usap kami ng masinsina ni Grandpa. Paliwanag niya sa akin. Napatingin ako kay Don Francisco at nakangiting tumango siya sa akin. Hay nako! Hanggang ngayon sira ulo pa din ang apo ko. Sana mapatawad mo siya, iha. Gusto kita para sa apo ko. Nakangiting sambit niya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Doc Shane. Hey, Miss Beautiful! Pwede mo ba akong ihatid sa loob ng bahay? Sumasakit na ang mga tuhod ko.
Ang hirap talaga ng umiidad. Ngumiti si Doc Shane sa akin at pati kay Simon. Tinapik niya ito sa balikat. Salamat, Shane. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana matatagpuan ang babaeng magpapaligaya sa akin. Nakangiting sabi niya. Naiiling na ngumiti si Doc Shane sa kanya. Ikaw ba talaga yan, Simon? Walang anuman. I know she's worth it to love. By the way, susundan ko na si Lolo at baka magdampo. Paalam niya sa amin. Tahimik pa rin ako nang inaya niya ako sa malapit na upuang kahoy. Kahit madilim dito, ay may liwanag naman mula sa nakasabit na mga ilaw sa malaking puno. Abot din dito ang tugtog sa party. Leia, I know nagulat ka sa lahat ng sinabi ko. I know naguguluhan ka. Pero totoo ang lahat ng sinabi ko kanina. Nitong mga nakaraang araw. Kung alam mo lang kung paano ko pinigilan ang sarili ko. Kung alam mo lang kung gaano kahirap para sa akin na hindi sabihin sa iyo ang totoo. Sobrang hirap pa rin sa akin. Lalo pa't mahal na kita, Leia. Yung sinabi ko sa iyo sa kwarto kanina, totoo ang lahat ng iyon. Napalingon ako sa kanya nang sabihin niya yun. Tumayo siya at nagulat ako nang lumuhod siya sa harapan ko. Please, marry me and be the mother of my child forever. Sambit niya habang nakalahad ang mamahaling singsing na hawak niya. Sir, sa tingin ko hindi po ako ang nararapat sa inyo. Nangingilid ang luhang pagtangi ko sa kanya. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral at nagkaroon lang kami ng pera dahil sa kanya. No, huwag mong sabihin yan. Wala sa katayuan ng buhay natin kung nararapat man tayo sa isang tao, Leia. As long as mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Ayaw mo lang aminin sa puso mo, pero nararamdaman ko na mahal mo rin ako. Sunod-sunod na nagbagsakan ang aking luha. Hindi ko inaasahan na ito ang magiging kapalit ng lahat ng ginawa ko. Ang buong akala ko ay ako ang nagtago ng sikreto sa kanya. Yun pala, planado niya ang lahat ng ito. Wala akong nararamdaman na kahit katiting na galit sa kanya. Itinago man niya sa akin ang lahat, nagawa kong maging ina sa mga anak ko dahil sa kanya. At nagawa ko rin siyang mahalin dahil sa ipinakita niyang kabutihan sa akin. Oo, tinatanggap ko. Lumaki ang ngiti niya sa labi at tumayo siya sa harapan ko. Hinila niya ako patayo at kaagad niya akong hinalikan sa labi. Halik na nagpabaliw na naman sa aking puso. Masayang natapos ang birthday ni Don Francisco. Masaya kaming lahat na nagdiwang nito. Ipinakilala niya rin ako bilang fiancé ng kanyang apo at pati na rin ang triplets. Halos hating gabi na nang bumalik ako sa kwarto namin. Mahimbing na rin ang mga anak kong natutulog. Humingi na kanina ng tawad si Carmen sa akin at binati niya rin ako. Kahit sa kanya ay wala akong nararamdaman na galit. Nagpasalamat pa nga ako dahil naging mabuti siya sa akin. Paglabas ko sa kwarto ng triplets ay nagdadalawang isip akong pihitin ang doorknob ng kwarto namin. Ngayon na engaged na kami, wala na akong rason para iwasan pa siya. Sana lamang ay tulog na rin siya ngayon. Nang buksan ko ang pinto ay tanging ilaw sa lampshade na lamang ang bukas. Amoy na amoy ko din ang gamit niyang shower gel at nakatalikod na siya sa gawi ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil siguradong tulog na siya. Dahan-dahan kong sinara ang pinto at humakbang papalapit sa kama at naupo. Bumilis ang pagtibok ng aking puso pero kailangan ko na rin magpahinga kaya humiga na ako. Maingat ang naging galaw ko dahil baka magising si Simon. You think you can escape from me? Babangon sana ako pero mabilis niya akong nahila at dinaganan. Sa isang iglap ay nasa ibabaw ko na siya. Simon, kinakabahan na sabi ko sa kanya.
Hinaplos niya ang pisngi ko, kaya napapikit ako. Parang may kung ano sa katawan ko na nagugustuhan ang paraan ng paghaplos niya sa akin. I love you. If you're not ready, I will stop from here. Bulong niya sa tenga ko. Napaarko ang likod ko nang maramdaman ko ang kamay niya sa dibdib ko at tinatanggal ang botones ng damit kong pantulog. Napatitig ako sa kanyang mga mata. Hinihintay niya ang pagtutol ko ngunit ayaw lumabas sa bibig ko ang mga salitang yun. Bagkos ay nararamdaman ko sa mga titig niya na mahal niya ako at tutuparin niya ang ipinangako niya sa akin. Napasinghap ako nang matanggal niya ang kahuli-hulihang botones ng damit ko. No, please, continue, Simon. Paos na sambit ko. Mabilis niya akong siniil ng halik sa labi. At buong puso akong nagpaubaya sa kanya. Nakakawala sa sarili ang banayad niyang paghaplo sa katawan ko. Pakiramdam ko may nais abutin ang aking katawan at siya ang makapagbibigay noon sa akin. Magkahalong pananabik at sakit man ang nararamdaman ko, masaya ang puso ko nang tuluyan niya akong angkinin. At walang pagsisisi kong ibinigay sa kanya ang lahat. Alam kong hindi pa ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko, ngunit nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi lang ang makasama ang mga anak ko ang ibinigay niya sa akin. Binigyan din niya ako ng taong magiging katuwang ko sa pagpapalaki sa kanila at makakasama ko habang buhay. Naging maliman ang pagbayag kong maging surrogate mother, hindi ako nagsisisi dahil naging kapalit naman ito ay kaligayahan na ngayon ko lamang mararanasan. 5 taon ang lumipas ay may 3 naghahabulan na sa malawak na garden ni Lolo Francisco. Mga malulutong nilang tawanan at pati na rin si Simon ay nakikipaglaro na sa mga bata. Andito kami sa farm dahil 3 years death anniversary ni Lolo Francisco. Pinakamalungkot na pangyayari yun sa buhay ni Simon. Lalo pat si Grandpa ang nag-alaga sa kanya dahil naunang namatay ang mga magulang niya. Ngunit nagpakita siya ng katatagan lalo pat sa malulungkot na sandali ay nasa tabi niya. 4 na taon na kaming kasal ni Simon, pero hanggang ngayon, nanatili pa rin siyang mabuting asawa at ama ng mga anak ko. Tama na yan! Baka nagugutom na kayo, kumain na tayo! Tawag ko sa kanila. Nag-uunahan pa silang makalapit sa akin. Pinaupo ko sila sa mesa at pinaghain ng pagkain. Katuwang ko pa rin si Carmen at Isay sa pag-aalaga sa kanila na naging mabuting kaibigan ko na rin. Ang pamilya ko naman ay maayos na ang kalagayan sa probinsya. Pagkatapos namin dito, ay uuwi naman kami doon dahil namimiss na daw nila ang triplets. Si Doc Shay naman ay ikakasal na din sa kanyang afam na boyfriend at masayang masaya ako para sa kanila. Han, pwede ba kitang hiramin muna? Pabulong na sabi ni Simon sa tenga ko. Kami na ang bahala sa kanila, Ma'am Leia. Wika ni Carmen. Oo nga po, dagdag pa ni Isay. Hindi na ako nakapagsalita nang hilahin niya ang kamay ko patungo sa man-made river. Kailan pa nagkaroon ng bangka dito? Kunot-noo kong tanong kay Simon dahil sa bangka na tumambad sa amin. May I? Inilahad niya ang kamay niya upang alalayan akong makasakay sa bangka. Napapalibutan ng malalaking puno na hitik sa kulay yellow na bulaklak ang buong man-made river. Ito daw ang paboritong pasyalan ng lola at lolo ni Simon. Kaya espesyal daw ang lugar na ito at alam kong ganun din para sa asawa kong nakangiting nagsasagwan sa kabilang dulo ng bangka. Siguro naman hindi na tayo masusundan ng 3. Natatawang sabi niya sa akin. Naunawaan ko naman siya dahil malalaki na ang anak namin at palagi pang sa kwarto namin natutulog, kaya minsan halos panakaw na sandali na lamang kami nagkakasama. Bakit mo ba ako gustong masolo? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Nang nasa kabilang dulo na kami,
ay tumayo siya at inalalayan naman niya kung umalis sa bangka. Tumawid lang pala kami sa kabilang side ng ilog. May ipapakita ako sa'yo, sambit niya. Hinawakan niya ang kamay ko at ilang hakbang lang ay napaangat ako ng tingin nang makita ko ang isang treehouse. Sobrang ganda nito. Let's go! Hinila niya ako paakyat sa may 10 baitang. At pagkapasok namin ay namangha ako sa lawak at ganda nito. This is our love nest. Nakangiting sambit niya nang humarap siya sa akin. Malamig dito dahil sa hangin at matibay din ang pagkakagawa. Love nest? Paanong naging love? Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang hapitin niya ang bewang ko. Kaya kahibla na lamang ang layo ng mukha naming dalawa. Dito natin gagawin ang fourth baby natin. Hindi ko maiwasan ang matawa sa sinabi niya. Loko ka talaga! Katanghali ang tapat! Nakangusong reklamo ko sa kanya. Gumapang sa batok ko ang kamay niya. May makukulit na naman mamayang gabi. Dito, tayong dalawa lang. Bulong niya sa akin. Napapikit ako ng tuluyan niyang angkinin ang aking labi. Hanggang sa tanggalin na niya ang pagkakabuhol ng mahaba kong bestida. Sandali! Pigil ko na ikinakunot ng noo niya. Sure ka bang matibay ito? May pagdadalawang isip kong tanong sa kanya. Ako pa ba? Kasing tibay ito ng tuhod ko, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya pinigilan nang siilin niya ako ng nananabik na halik. Hanggang sa naramdaman ko na rin ang pagkalaglag ng aking damit sa kahoy na sahig. Tanging mga tunog ng ibon lamang ang maririnig at mga mahihinang ungol naming dalawa habang inaangkin niya ako sa ibabaw ng puting kama. Ang hindi niya alam, isang linggo na akong delayed. Kaya siguradong nasa sinapupunan ko na ang pang-apat na anak naming dalawa. Magkayakap kaming nanatili sa ibabaw ng kama, nakaunan ako sa kanyang dibdib at nakayakap naman siya sa akin. Bumalik na tayo, baka hinahanap na tayo ng triplets. Suhestyon ko. Mamaya na, alam na nila Carmen ang gagawin. Nag-angat ako ng tingin sa gwapo niyang mukha. Bakit? Napabuntong hininga ako. Wala lang. Naisip ko lang, deserve ko ba ang ganitong kaligayahan? Hinawakan niya ang kamay ko at iniyakap sa kanyang katawan. Hanggang ngayon ba naman naiisip mo pa rin ang bagay na yan? Pareho tayong hindi naging maganda ang pinagdaanan sa buhay. And we both deserve to be happy. Kinintilan niya ako ng halik sa noo. I love you, Simon. Bumaba ang halik niya sa tungki ng ilong ko. I love you too, Leia. At muli niyang inangkin ang labi ko. Minsan sa buhay daranasin mo ang pait. Dahil hindi naman talaga fair ang buhay ng tao. Mayaman ka man at mahirap, may darating na problema at susubok sa katatagan natin bilang tao. Ganun talaga ang buhay. Kailangan magpakatatag, ngunit kailangan din nating isipin kung tama ba o sa maling paraan natin ibabangon ang ating sarili. At may mga pangyayari din na hindi natin inaasahan na magpapabago ng lubos sa ating buhay. Ang kailangan lang ay magtiwala sa Diyos at lakasan ang loob na sumugal, lalo pat naniniwala ka na mayroong tunay na kaligayahan na darating balang araw.